before ko pa kayo makasama, na-try ko ng ano, mahilamusan ng makeup sa harap ng ginawan mo. Oo. Oh. Hindi ko makakalimutan yun, Russian yung model na yun. Ah, so binura niya? Oo, oh, binura niya. And she... Sa totoo lang talaga, ano ako, frustrated nurse. When I graduated with honors. Sa totoo lang, fulfilling yung pagiging isang OFW kasi nagiging competitive ka, hindi lang sa mga kapwa mo Pilipino, pero kasi nagiging competitive ka kasi may mga ibang lahi ka rin nakakasama. Oh, and then, yung representative ng Philippines. Parang binibining Pilipinas talaga. Hello mga ka-dreamers! Usapang laseng. Ngayong... September. October. October na. Dahil hindi kami mga naka-reach ng target, nag-celebrate sila. So nagluto kami ng kare-kare, sisi. Ayan, nandito si Mark. Thank you so much sa kare-kare. Napakasarap. Ito, hindi dapat ako pupunta eh. Pero dahil may kare-kare, pumunta na ako. At saka si friend, baka sabihin ni friend, pinapabayaan natin siya. Si Mark pala, by the way, siya yung makeup artist ng Hourglass. And then Tristan is my colleague. Hi, makeup artist. Focus niya ang Kat Von D products. Si Kuya. Si Kuya. Si Kuya. Si Mark. So, idad lang natin niya si Mark. Hello. Ayan, si Mark. Housemates. So, siya yung nagluto ng sisig. So, ngayon, How do you rate muna the sisig? How do you rate the food? You rate food. The food. Yeah. I rated na nga that, ano eh, dun sa kare-kare. So I like... sa kare-kare? Pwedeng exceeding. Kasi hindi siya kumakain ng kare-kare before. Yeah, kasi if I'm going to rate it scale 1 to 10, exceedingly... So what do you like dito sa food na kinain? Ako kasi favorite ang kare-kare. Kare-kare ka. Pero just to explain, hindi talaga kasi ako kumakain ng mani. Tatawa ako. Yung nito ko naman, di ba? Lasang-lasak yung mani. Masarap pala yung mani. Oo. Bakit na kayo tatawagin na kare-kare yan? Oxtail and peanut butter sauce. Sorry lang, kasi I'm ignorant about kare-kare nga, di ba? So may mani siya. So kumakain ka ng mani. Okay. How about the mani? Do you like the mani in kare-kare? Hindi ko na lang naman. Kasi lang naman ko yung ano. Yung peanut butter. Ay, peanut butter! Ay, hindi pala kumakain ng peanut butter. Ay, hindi kumakain ng peanut butter. Ngayon mo lang nalaman. Kasi pangalawang kare-kare mo na yan. Exactly. Pangalawang kare-kare niya na dito sa bahay. Na-enjoy ko, guys. Hoy, nakakaya naman kay Mark. Hindi niyo i-rate yung sesig. Ako, siyempre, since lagi ko na nakakain yung kare-kare, sisig. Oo. Kaya, masarap ang sisig niya. Kaya sisig talaga. Sisig yung specialty ni Mark. Yung kasama namin kasi kapampangan siya. So medyo tipsy na kami, usapang lasing tayo ngayon. Kasi daw pag usapang lasing, lumalabas na yung mga totoo. Yung mga totoong mga nangyayari sa'yo. Pero pag-uusapan natin? Give the topic. Give the topic. So worst experience mo as OFW, as an OFW? Ako kasi nag-start ako as freelance makeup artist. So parang... Yeah, nagkakasama tayo, no? Freelance. Oo. Pero before ko pa kayo makasama, na-try ko ng ano, mahilamusan ng makeup sa harap ng ginawan mo. Oo. Oh. Hindi ko makakalimutan yun, Russian yung model na yun. Ah, so binura niya? Oo, oh, binura niya. And she did not like it. So parang, as an artist, nakaka-down yun sa sarili mo. Kasi syempre, you're working for your own craft. And also parang nakaka... Sarap pa siya. Sinatok sa buwan. Kaya nakakal sa mukha. Simula nun kaya parang nagkaroon ako ng ano ng thinking na masama ugal yung mga Russian. Yun nga siguro. Yun nga. You just can't please everybody. Exactly. Parang, so how about you, Mark? Ikaw, Mark. Ako. The worst. The worst? Yung interview ko sa Damak. Yun. Why? Kasi nakita ko kasi may post kasi silang ano, admin assistant and kasi wala akong experience as admin, pero sinubukan ko. So, na-degrade. Masyado akong, paglabas ko ng interview, parang bubong-bubo ako. Oh. First interview. How about you, DJ? Oo, bakit? Ako, as an OFW, ha? Ako, pinaka-worst experience ko yung,
namatay yung kapatid ko pero hindi ako nakauwi. Kailangan ko mag-stay. Hello? Hardest. Hardest. Hardest experience. Yes. Ilan, bago pa lang ako noon. 18 years old. Ano niya, debut niya, namatay siya. 2007. Buso. Oh, tapos dumating ako March 2007. March, April, May, June, July. After 4 months, namatay yung kapatid ko. Hindi ako makauwi kasi visit visa ako. Pag umuwi ako ng Pilipinas, hindi ka na makabalik. Hindi ako makakabalik kasi makikita ng immigration sa Pilipinas na o bakit ka babalik uli ng Dubai kasi maghahanap ka ng work. Aside from work, ano ba yung pinakamahirap mong naging experience, Mark? Naging experience? Pinakamahirap pa. Pinakamahirap na experience. Yung ako rin yung namatay ang nanay ko na nagmagawa ko na na-hired ako kasi specialist ako ng skincare before. Habang nagpe-facial ako, umiiyak ako kasi yun yung mga oras na nabalitaan kung patay na ang nanay ko. And Muslim kasi si Mark. So pag Muslim ka, kung namatay ka na before, hindi mo nalaman. Pag namatay ka ng sunset, kailangan before sunrise. Ayun, kung namatay ka ng sunrise, before sunset, kailangan mailibing ka. O vice versa, ganun din. Kung namatay ka ng sunset, kailangan bago sumikat yung araw, nailibing ka na. So, ganun yung isa sa na-experience yan na mahirap na, na hindi mo na, hindi ka na makakauwi kasi hindi mo na makikita yung mom mo or yung parents mo. So, ayun yung kinishare lang namin sa inyo, mga ka-dreamers, yung mga worst experience possible na maranasan nyo na pinakamahihirap, right? Marami pa. Aside from malayo ka sa pamilya mo, syempre isa na yun. Kung may lalo na kung may anak ka, mahirap yun araw-araw. Yeah. Diba? Saka challenge din sa atin yung pagdating mo dito, kailangan mo makisama, kasama mo sa bahay, kasama mo sa work. Kasi kung dati kang prinsesa sa Pilipinas, dito katulong ka na. Diba? Aminin mo yun. O hindi, pag naging OFW ka, magiging matured ka so much. Ang dami mo mararanasan na hindi mo naranasan sa Pilipinas. Kasi alam mo, pag nagkamali ka sa Pilipinas, nandun yung family mo na may sasalo sa'yo. May fallback ka kasi. May fallback. Pero pag galing nyo sa Dubai, it's sarili mo lang, all your own. Ayok yung fallback na yan. At saka to be honest ha, sobrang laki ng binait ko. Nung nandito ako. So, mararanasan mo yung value of money, value ng paghihirap, yung oras. Hindi, pe, pati talagang mapapractice mo yung good moral, GMRC. Ano yung GMRC? Good moral and right conduct. Right conduct, thank you. Good moral. Mapapractice mo talaga pala. Yung pala yung, yung pag nag-aral ka, dito mo yung mapapractice. Makikisama. Saka diskarte. Diskarte, number one. Kasi, sa experience mo yun. Ikaw na yung tumatayo sa sarili mong paa. Yung sumasandal ka sa may... Yung nasanay ka na may sasandalan, di ba? Yung may fallback. So, dito, kailangan mo talaga na ikaw nang engagement mo yung sa sarili mong paa. Speaking of fallback, ayoko yung word na fallback. Why? Kasi, di ba? Parang doon. Yung broken-hearted moment. But I never can encounter ang fallback network in my entire life. Pagpasensahan nyo na pala ang aming background. Nandito kami sa kusina. Siyempre, pakikisama. Siyempre, may sala naman kami, pwede kami doon. Pero siyempre, may mga tulog na ayaw namin na maingay. So, dito kami sa kusina para mas tahimik. Diba? Walang storbo. Walang storbo. Kailangan namin makisama, siyempre. Hindi lang kami nakatira dito sa bahay. So, what is your best experience naman? Best experience? As an OFW? Nung pinag-aagawan ka ng kumpanya. Ay, ganda! I just need to be honest. Akala ko pinag-aagawan ka. Yung pinag-aagawan ka ng kumpanya, because may best experience ka na, di ba? When the company knows that you're working good, yun ang best experience ko. At saka yung New York thing. Okay. Si Mark kasi, he's a skincare specialist from Clinique before. Tapos nanalo siya as best skincare. Best skincare specialist. Tapos papadala sana siya sa New York. Pero yung company na pinagtatrabahuhan niya ngayon, kailangan niya na mag immediate resignation kasi kailangan na siya, which is yung Hourglass. Hourglass is, which is worth it din naman. So
Magkaka-company na kami ngayon, pero iba-iba lang kaming division. Division. Yeah. So ayun, ako, one of my best experiences, yung nakakatulong ka na sa family mo, yung nabibigay mo na yung... Tawa! Yung gusto nila, yung yes. yung luho nila na kukuha na nila. Diba? Tama. Yun yung pinaka-best. Diba? Kasi, so, kasi na-appreciate na nila yung ginagawa mo. But I think that's given, magbigay ka ng ibang best. Best? Ibang best kasi given yung sa akin. Nag-excel ako kahit may kakumpetensya ako mga ibang lahi. Oh. Yes. True. Kasi competitive tayo mga Pinoy. Tama. Kasi kung usapang pamilya, talagang give mo ganyan. That's given for us. Hindi, kasi kung usapang pamilya, ang pinaka-best dyan is mabigay mo yung needs, hindi yung wants. Exactly, priority mo ang needs nila. Yes. That, yung wants na lang is bonus consolation. Yes. Consolation na lang. O, mga ka-dreamers, usapang laseng with hashtag totoo lang. Si Tristan, ang work niya before sa Pilipinas, work siya sa Kagandahang Flores, sila yung nagde-develop ng mga binibining Pilipinas candidates. So, sila yon. Kanila sila, Emma Tiklao, na binibining Pilipinas. Intercontinental. Intercontinental. Sino pa? Marami. Rachel Peters. Rachel Peters. Sila, MJ Lastimosa. Sila yung mga nag-develop noon. So, kanila yon. So, nag-abroad siya. Bakit ka nag-abroad? Kasi, ano, bilang parang panganay. Parang kalikasan. Hindi. Bilang panganay nga kasi, parang, the more na you get old, parang mas bumibigat yung obligations na you have to take from the family. Kasi syempre, hindi na bumabata yung parents natin, diba? Gusto mong... Mas more. Hindi, gusto mo na lang na magpahinga sila sa bahay, i-enjoy nila kung ano man yung pinaghirapan nila for how many years. So parang, na-feel ko ba na it's about time na ikaw naman ang mag... ano yun? Provide. Mag-provide for the family. So parang being OFW, ano, parang... Magandang opportunity. So far, what's your greatest? Yeah, of course. Yes. What's mine? Oh. So far, what's your greatest achievement? Greatest achievement so far. Napaka short term naman. Hindi, I mean, for now. For now. One thing that I'm proud of myself is that tulad ng mga sabi mo, you can now provide for your family at the same time you're working in a good company, and a well known worldwide. So parang ano lang siya, nakaka-flutter lang. How about you, Mark? Ano, actually, Mark graduate of AV Mass Communications at the Far Eastern University. And Mark? Western Middle State University, Bachelor of Secondary Education, major in Filipino Panitikan, Literature. Oh. Literature. So, ayun, mga ka-dreamers, pag nasa abroad ka kasi, hindi pwedeng kung ano yung gusto mo. Kaya right? Tinapos mo, di ba practice mo, hindi. Dito kahit graduate ka or magdakoflaute ka man sa Pilipinas. Pare-pareho tayo. Pagdating dito, ay kasabayan ko is talagang high school graduate lang. So nakikita nyo na yung oras. Let's be honest. Magti-3 a.m. na. Let's be honest, di ba? Pag OFW. Yung mga sweldo natin, katumbas ng doctor, engineer. Sa Pilipinas. Sa totoo lang talaga, ano ako, frustrated nurse. May graduated with honors, pero nung mga klase ko, nung kumuha ko ng entrance examination ng nursing, oh my god, di ako nakapasakay pa sa kawa. Nabalik talaga ako. Bakit ako? So, sumasabi. Pero sabi mo kasi, from your lola up to you, mm-hmm. up to your tito, titas, parents, teacher. So, teacher. Ang calling mo is magiging educator. Pero actually, yung gusto kong mangyari. As in, talagang gusto ko nang maging nurse. Nang education, maging English major ako. Wala na, sa Filipino na lang. Oh my God. Ang sinadjust na course ng parents ko at that time, kasi syempre nabumang nursing. Mag-nursing daw ako. Kasi pag nursing ka, pangarap ng parents mo yan. Hindi mo yung pangarap. Last question, guys. Isa na lang. Parting words sa mga ka-dreamers nating gusto mag-abroad. You, Tristan, habang tumatagay. Para sa mga mag-abroad, ano, alamin mo kung bakit ka mag-abroad. I mean, kailangan strong yung reason mo eh, kung bakit ka mag-abroad. Maybe for your own sake, for your own will, or para sa family mo. Kailangan mo mag-stick doon kasi yun ang mag-guide sa'yo kung saan ka tutungo.
hindi pwedeng pupunta ka lang abroad kasi hindi mo alam ang gusto mong gawin sa buhay. Tama ba? Pinakailan po yung sarili. Exactly. Kung mag-a-abroad ka, kailangan may focus ka. Buo ang sarili. Buo ang sarili mo. Kasi kung mahina ang loob mo at hindi buo ang sarili mo, wala. Hindi ka mag-work dito. Sabi nga nila, when you step out from your country, walang lugar dito ang duwag. Walang lugar dito ang mahina ang loob. You have to be tough and strong. Kasi parang, it's the battle of the best. And you should always focus eyes on the prize, sabi nga nila. For you naman, Mark, what is your advice sa mga OFW yung gustong maging successful? Gustong maging successful? Na nandito na, or nasa abroad na, na hindi pa rin nila nakikita yung sarili nila, para may hinahanap pa rin sila. You're putting me on the spot. Pero, attitude-wise, kailangan talaga, napaka-importante yung attitude natin, pakikisama talaga. That's it. Yun lang. Okay. So, best advice na mabibigay mo sa isang OFW? Best advice, be strong. Magkaroon ka lang ng, hold on to your inspiration. Exactly. Siguro na lang advice sa mga tao na nasa Pinas. Na gustong mag-abroad. Na gustong mag-abroad. Oo. Sige, yun ang tanong mo. May tanong din ako sa kanya eh. Hindi na natapos. Ako, advice ko sa taong gusto mag-abroad na ang iniisip niya is pag nasa abroad ka is tatay ka na ng pera. Which is very wrong. Kailangan bawat pisong, bawat porsyentong paghihirapan, bawat porsyentong makukuha mo is pinaghihirapan mo. Dadaan ka sa diskriminasyon. Totoo tama, yan. Tama. Sobra-sobra ang diskriminasyon pag nasa ibang bansa ka. Kailangan mo laging i-prove yung sarili mo. And ano pa? Kailangan mo lumaban kasi kailangan mo lumaban kasi ginagawa mo to hindi para sa sarili mo eh, para sa family mo eh. Ba't ka pa mag-a-abroad kung hindi naman para lang sa sarili mo eh? Magtrabaho ka na lang sa Pilipinas. Mm-hmm. Siyempre kasi gusto mong kumita ng mas malaki. Kasi yung exchange rate sa totoo lang mas malaki naman talaga. Oo. Pero kaya mo ginagawa yan kasi yung needs and wants ng family mo is gusto mong makamit. Ma-provide. Diba? Ma-provide. And sa totoo lang, fulfilling yung pagiging isang OFW kasi nagiging competitive ka, hindi lang sa mga kapwa mo Pilipino, pero kasi nagiging competitive ka kasi may mga ibang lahi ka rin nakakasama. Oo, feeling ko yung representative ng Philippines. Parang binibini yung Pilipinas talaga. So ayun lang yung ma-share ko sa inyo. Be strong, tapos hold on to your dreams, alamin mo talaga kung bakit ka na sa abroad. Set your goals. Yun ang pinaka-importante. Kailangan may minimum year or minimum requirement ka na kailangan mo ma-set in a certain amount of time para masabi mo na na-fulfill mo yung lahat ng gusto mo. True. Mm. Kasi maraming OFW na antagal niya pero wala pang na-fulfill. Totoo yan. True. So we are part less from the others. Yun na lang. So, isang last question, DJ. Greatest mistake mo as an OFW? Masyado ko nagtitiwala sa mga tao. Minsan kasi, Pinoy pa mismo yung naloloko sa'yo. At magdadaro sa'yo. So, pag nasa abroad ka na, be conscious, be aware sa lahat na nangyayari sa'yo. Maging strong ka, maging independent ka, maging firm ka sa lahat ng magiging decision mo. Yun. Tabi na yung JD, kuya. So, ayun lang mga ka-dreamers. Sana may natutunan kayo sa mga Pilipino gusto mag-OFW dyan. OFW dyan. Parang kasi yung pag-vlog pa kasi ito. Amen dyan sa mga pag-OFW. Yes. Hindi namin kayo dinidiscourage. Ang gusto lang namin mangyari is maging... sa totoo lang tayo. Mag-yes. Doon lang tayo. Hashtag sa totoo lang. Right? I-share nyo tong video to kung may natutunan kayo or... Share or nagkaroon ng shade light. Ano ba yun? Nag-shade light sa mga... Or nagkaroon ng inspiration. Basta yun. Basta yung... Alam na, tingnan nyo yun. Share nyo na lang. Ngayon. Pero hindi pa naman ngayon. Ano lang? Tipsy lang. Ang sarap, no? Parang hindi ko magkakapart kung usapan na sila. Yes.
So, kung gusto niyo pang may pag-usapan tayo, mag-comment down below lang kayo. And don't forget questions. Yes, para usapang OFW. I think next time, ang second episode na lang, they can be able to send us their questions and sasagutin natin. Yes, gawa natin ng sariling content. No, maganda yun, may sense eh. May sense naman yung pinag-uusapan natin kahit lasing tayo. Hindi naman tayo puro makeup lang. O, para hindi naman puro makeup. No? Singita natin ng sa totoo lang. Hashtag sa totoo lang. Ay, agad ang ano niya, segment no, sa vlog natin. Hashtag sa totoo lang. Sa truth. Send your questions. And if you believe na yan, yung pinaka. Oh, mag-comment lang kayo kung gusto niyong topic. Send your questions at bank account. So yun lang, don't forget to like, subscribe, saka share nyo kung may natutunan kayo dito sa ating video. Mga ka-dreamers, bye-bye! Bye mga ka-dreamers! Bye!